data fabrication. So, sa academic and scientific research daw, yun yung intentional na misrepresentation ng facts o ng data. Pag sinadya mong doctorate yung data nung scientific research o nung academic research, you're committing data fabrication. So, yun. Pag yung statistical results nung dumoktor mo, that is data fabrication. Pwede kang kasuhan dyan. And then, itong research paper mill. Okay? Ito yung mga ugali ng mga tamad na estudyante na may pera. Bumibili sila isang hindi maganda o poor written na term paper. At yun yung pinapasa nila. Yun yung sinasabi magkaroon lang ng grade. Dahil mga desperado. Pero sila ay may pera, kaya yan. Yung term paper mill na yan, research paper mill or term paper mill. Ibig sabihin, puro yung research, no? Tinatry na lang nilang i-edit, pero may makagaling na teacher at instructor na nakaka-detect nun. So, imbis na mapabuti ka, dahil basta lang makapagpasa ka, lalo ka pang magkakaproblema dahil sa pandarayang ginagawa mo. So, yun. Ayun, yung essay and term paper mill naman, ang kaibahan nun, yung research. Ito, essay o term paper. Yung essay na poorly written pero kinukuha, makapagpasa lang ng essay. Okay? Yung essay bank, okay, meron palang essay bank. Ito yung bago sa akin. Yung essay bank, yung pinapayagan yung mga estudyanteng bumili ng pre-written. Nakasulat na yung essay, pero less expensive. Kumbaga mura. Mura mo nakuha. Essay bank. Meron palang ganun, no? So, butit na lalaman natin yung mga daya na data fabrication, research paper mill, essay or term paper mill, at saka essay bank. So, yan yung mga nalalaman natin ngayong araw, no? Importanteng malaman natin yan. Kasi nauuso yan. No? Lalo na sa mga sa technology, uso research. So, pumapasok yung data fabrication dyan. So, yun lang po.